Hello! Welcome po sa video. Ako po ay si Dean Rod Vera, isang abogado, isang intellectual property lawyer, at Dean ng College of Law ng University of Caloocan City. Today, pag-uusapan natin yung issue of SB19 versus its Showtime. Siyempre, bago tayong magbigay ng opinion, kwento muna tayo. Apparently po, si SB19 ay may popular song na Gento. Fact, viral siya and it's one of the top listing songs sa Spotify. Normally po, yung mga contestants sa show ng It's Showtime gusto sumayaw or mag-dance sa kanta ng SB19 na Gento. Ang party last week po, pinigil or stinap ni Vice Ganda kasi sabi, bawal na yan. Kasi naniningil daw ang management ng SB19. Tapos may nag-remark rin si Ann Curtis, sabi niya to the effect, sayang, bakit? Good daw promo for the industry daw yan. Okay, yan ang dalawang statement. Although wala pang siguro 1 minute sa show, madami na lang kukomento. Siyempre, bilang abogado at copyright lawyer na rin, magbibigay rin ako ng aking mga opinion kung ano ba yung kailangan dito. Kung makukuha natin sa story ni Vice Ganda, ang naniningil ay tinatawag nila sa music industry ay royalties. Ngayon, to start po, ano ba yung royalties na yan? Ang royalties lang ay parang rental fee sa mga copyrighted works. Ngayon, sinasabi ba ng copyright law o yung batas ng Republic Act 8293 kung mandato ba or meron bang mandatory royalty? Actually, hindi. So, sinasabi ng batas, wala naman mandated or obligatory royalty. Pero, ang sinasabi sa batas, hindi rin bawal maningil. Ngayon, masama ba maningil ng royalties? Okay. Sa kahit anong industry sa artistic world, whether writer ka ng mga libro or susulat ka ng mga script para sa TV or sa movie or isang painter, isang composer at mga singer na rin, performers. Lahat yan, ang mga output nila o yung kanilang literary or artistic work under the copyright law are protected. At kaya tinatawag itong intellectual property because lahat ng ginawa nila, their output, yung literary or artistic work nila, ay considered property. Ito yung specific or unique na uri ng property kasi alam natin property, lupa, kotse, computer, cellphone, may mga physical na attribute ang property. Minsan nga iba may titulo, di ba? Yung mga TCT sa lupa. Pero yung mga kanta, movies, libro. Well, siyempre may mga physical properties, pero yan yung pagka-output nila. Yung mga kanta, technically, wala silang physical property. Pero, property nonetheless, kasi, ayon sa batas, pwede lang, yung may-ari ng property, pwede niyang piliin kung sinong pwedeng gumamit o sinong pwedeng kumira. At, pwede rin ibenta yun. Kasi pag may ownership change, property na rin yun. Kasi ibibenta mo eh. Ibibenta mo property. So balik tayo sa kanta ng SB19. Tama ba maningil ng royalty? Oo. Kasi ako, bilang copyright lawyer, I'm also a lawyer for the artistic world. May mga banda na ako yung abogado nila, katulad ng Razorback at saka Wolfgang. Ako rin ay dating abogado ng Actors Guild of the Philippines. At ngayon, ako'y abogado ng Mowell Fund at saka yung Performers Rights Society of the Philippines. Sabi natin isang composer or singer, maski na SB19, siguro lahat yan gumasa sa pag-singing lessons or yung mga musicians, may mga music lessons yan. Bumili rin ang mga gamit yan, mga musical instruments or microphone. Iba nga, nag-aral pa ng music sa, let's say, sa college. Tapos kung gagawa ka ng kanta, i-record mo yan. Mag-rent ka ng recording studio, mag-hire ka ng mga musicians para maglaro ng instruments, tapos mag-hire ka ng producer, hire ka ng engineer, mixer. So, ang
paggawa ng isang kanta, hindi lang isang minuto yan o isang 5 minutes. Minsan, months ang paggawa ng kanta. Siyempre, recording, editing, tapos yung mga performance itself, mga SB19, nag-practice yan. Bumili ng wardrobe, mayroong blood, sweat, and tears sila. So, sasagin ko, dapat, pag gumamit ka ng property ng iba na walang permission, di ba, siyempre, kung gumamit ako ng mga property mo, sabihin pwede mo akong magnanakaw kasi kinuha ko na walang mong permission. Pero, yun, may mga physical item mo, cellphone, wallet. Pero pag kanta, specifically kay SB19, wala naman siyang, you know, physical property. Pero nonetheless, property pa rin ng SB19 yan. Pag ginamit mo, pinaperform mo sa TV show or anuman, technically, hiniram mo yung property na yun. So, it's all but fair. Dapat lang na kung hiram ka ng property, magbayad ka ng royalty o sabi natin rental fee. Yung sinabi ni Ann Curtis, staging ko parang medyo hypocritical kasi alam natin, siya yata yung number one na Filipino sa Instagram. Million-million ng followers niya. So, naging mo ba kung nang-promote niya ng produkto sa Instagram niya, libre. Di ko alam kung may bayad o wala, pero siyempre, yung mga alam, alam ko isang IG influencer na mas hindi kasing sikat ni Ann Curtis, pero alam ko, ang nalaman ko ay million-million ang sinisingil na itong influencer ito para lang mag 5 posts sa Instagram niya. Eh kung si Ann Curtis pa, well, hindi natin alam. Pero, it's not fair for her to sabi na dapat libre para mag-promote yung artista o yung SB19. Ngayon, balikan natin. Ano ba yung in conclusion natin? Ang isang artista, whether singer, actress, so actor, or painter, o composer, pag hiniram mo o ginamit mo yung work nila, considered as property, dapat lang magbayad ka ng dahil ginamit mo. Sa industry ng artist industry or sa music industry, ang fee na yun ay tawag ay royalty. Ngayon, to be fair, sa batas natin, sa Republic Act 8293, walang mandato or hindi mandated magbigay ng royalty. Pero, bawal gumamit ng property ng iba na walang permission kasi pag ginawa yun, pwedeng idemanda yung humiram, ang tawag doon infringement. So, ang ginagawa ng industry na yun, bago hinamin ang work, magne-negosyo na yan, mag-agreement, magkakasunduan na, oh, gagamitin ko yung kanta mo dito sa gantong programa, magkano yung singil mo. Eh, whatever ang amount ang pinag-usapan, royalty ang tawag doon. Pero pag ginamit mo, bago sa kasunduan, kailangan lang magbayad ng royalty. Hi, please do me a favor and smash that like button. It'll help me a lot and it will trigger the YouTube algorithm. Now, if you have not yet, please subscribe to my channel. If you don't, my dog will eat this exam booklet and that student has to repeat his final exam again.